Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong dinisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong dinisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Patuloy nating pinagdarasal ang lahat ng kagalingan ng lahat ng mga may sakit. Sinama din natin sa banal na misang ito ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers at ang kaluwalhatian ng kaluluwa ni Arturo Galvez, Evelyn Santos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming lagi ang espiritu ng pagsasaloob ng iyong ikinalulugod. Gayon din ang diwang ganapin ito agad at lubos upang kami makapamuhay ng dahil sa iyo, pagkat hindi kami nabubuhay ng walang pagtatangkilik mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na iyon, labis na nabagabag si Reyna Esther. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayon nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib. Mula pa sa aking pagkabata, narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-rami ng mga bansa. At ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila.
Alalahanin mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinidiyos at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng leong si Asuero upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin at sa gayoy mapahamak siya kasama ng mga nakikipagsabuatan sa kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayon nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon, buong puso nga awit ng pasalamat. Sa harap ng maanghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo, ay handa mong tupdin lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Tumayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Diyos ko sa aking gawad, loobing tunay at tapat. Puso ko'y gawin mong wagas. Nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagdidigtas. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto
at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo sila ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin mula sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautosan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang ebanghelyong binasa natin ngayon, ito ay isang assurance, isang katiyakan na pinakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Kaya sinabi sa atin ng ating ng ebanghelyo ngayon, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makatatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Ito ay nagsasabi na ang Diyos ay tumutugon sa ating mga pangangailangan. Sinasagot ng Diyos ang ating mga kahilingan at talagang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Ang ibinibigay ng Diyos, tandaan natin, ay ang para sa ikabubuti natin. Hindi ibibigay ng Diyos ang mga bagay na hindi makakabuti sa atin. Sabi ng ating Panginoon, kung kayong mamasasamang tao ay marunong magbigay, how much more ang ating Panginoong Diyos? Ibibigay ng Diyos ang mga bagay na karapat-dapat sa atin na talagang kailangan natin. At hindi ibibigay ng Diyos yung mga bagay na talagang makakasama sa atin. Yun yung pagkakaiba. Minsan may dalangin tayo sa ating Panginoong Diyos na hindi agad binibigay ng Diyos. Dahil alam ng Diyos kung ang bagay na ito ay makakasama sa iyo, mga kapatid, hindi ibibigay ng Diyos. Ibibigay lamang ng Diyos ang mga bagay na mas makabubuti sa atin. Ibibigay lamang ng Diyos ang mga bagay na turuan tayong maging isang mabuting anak, maging bukas palad na anak. Hindi ibibigay ng Diyos yung mga bagay na maaring makakasira sa atin at sa ating relasyon sa ibang tao. Ipinapakita nito na ang Diyos ay maawain at ang Diyos ay puno ng habaga. Gagawin niya ang mga bagay na mas madali para sa atin. Gagawin niya ang mga bagay na nakakaaliw sa atin, na magbibigay sa atin ng kasiyahan. Hindi ibibigay ng Diyos ang mga bagay na balang araw ay ating pagsisihan. Ang ebanghelyo ngayon ay nagpapatunay, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay na humihingi sa kanya. Ang paghingi, ang pagkatok sa ating Panginoong Diyos ay hindi lamang ito ginagawa ng isang beses.
Dapat maging porsigido tayo. Dapat puno tayo ng tiwala. Dapat tayong maging matyaga kung tungkol sa ating pagkatok. Dapat tayong magpakita ng matinding pagnanasa. Dapat maging matyaga, mataimtim at patuloy na umaasa at naghihintay sa habag at awa ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat lumayo. Hindi tayo dapat agad sumuko. Kung ang hinihingi natin ay hindi agad binibigay ng Diyos. Bagkus, dapat tayong manatili, magpatuloy na kumapit at maghihintay sa ating Panginoong Diyos. Ganon din ang Ebanghelyo ngayon. Magbibigay sa atin ng magandang pagkakataon upang pagnilayan natin ng mas malalim kung ano talaga ang kailangan nating hilingin at hanapin sa Diyos. Hinihiling sa atin na ang mga bagay na para sa ikabubuti ng iba. Huwag nating hilingin ang mga bagay na imposible. Huwag nating hilingin sa ating Panginoong Diyos ang mga bagay na ikakasisira ng ating kapwa. Huwag natin hilingin at hanapin kung ano ang makakasira sa ating personal na kaligtasan. At huwag hilingin ang mga bagay na nakasasama sa iba. Bagkus ipagdasal natin ang mga bagay na maaring magtuturo sa ibang tao para baguhin at itama nila ang kanilang kanilang pagkakamali at patuloy na maniwala sa Panginoon. Alalahanin natin ang salita ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Gawin mo sa iba ang anumang nais mong gawin nila sa iyo. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nangako si Jesus, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit nang may pag-asa at tiwalang katulad ng panalangin ng Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Sa buong simbahan sa daigdig, naway lumaganap ang mataimtim na pananalangin. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga taong nalululong sa masasamang bisyo at nasasadlak sa kasalanan, naway humingi ng kapatawaran, manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Tayo naway manatili sa pananalangin, kahit tayo ay pinanghihinaan ng loob dahil sa mga kabiguan sa buhay, manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga may sakit, naway makita ang kahulugan ng kanilang pagtitiis sa kanilang karamdaman, manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong, aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Thank you.
puri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha ng salibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para naming magbibigay, Espiritu. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdana ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang aming panalangin at mga alay na aming inihahain upang panlakan mong aming pagdulog at ang kalooban namin ay maakit sa iyo ng lubos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang gamitin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay kaysa na yung anak na minamahala aming inilalaan ng panahon talino tiyaman para ganapin ang iyong kalooban ng kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamita ng katayuang ganap sa pagtatangkilik kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin ng lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipana, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, makapatid naming na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagana. At pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayaga ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Maraming salamat po. Lord upholds my life. The Lord upholds my life. He saved me by His name, protects me by His power. I trust in His saving word. My every prayer is heard. The Lord upholds my life. The Lord upholds my life. True sinners do me harm, and proud men rise against me. I know His power prevails. I praise His most holy name. The Lord upholds my life. The Lord upholds my life. His goodness is my shield. His words are my salvation. His grace upon me bestowed. With joy I lift up my soul. The Lord upholds my life. The Lord upholds
my life. He saved me by His name, protect me by His power. I trust in His saving word. My every prayer is heard. The Lord upholds my life. Lord upholds my life. Patuloy pong pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot po ng tamang face mask. At pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa inain para sa kapatawad at kagalingan ng tao. Ipagkaloob mo ngayon at sa hinaharap ang inidulot nitong walang maliw na lunas sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imain at nasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway malala ng pangako noon sa binyag na ikaw kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal
ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.